Good thing, nakauwi na si Maggie at sinurprise ka niya. Ano ang pakiramdam mo nun? At this, sabi ko nga, ito yung pinaka malupit, pinaka nakaka-surprise sa lahat ng sinurprise sa akin sa buong buhay ko. Oh, bakit? Hindi namin to alam. Ang mukha mo, oh. Ewan ko lang kung dapat pa ba natin tanongin si Mama Shikars kasi kitang-kita dito yung emosyon niya talaga na... Bigla. Oo, hindi, tsaka parang babe, parang bumalik na naging baby si Maggie na talaga bang nandito ka. Gusto natin malaman siyempre kung ano yung pakiramdam ni Maggie nung moment na yun. Si Maggie yung nag-surprise eh, di ba? Siyempre, Rita. Ay! Yeah! Sexy naman ang anak mo, Ma'am Shikars. Say hi. Guys, say hi na. Yeah, nagbeso na kami kanina. Yes. Welcome back sa Magandang Buhay, Maggie and Lela. Yes. So pretty. Very pretty talaga. Akala ko nga si Darna ang dumating at saka si Miss Universe. Wow. Anda. Hoy, pero tanongin natin, Ma'am Shikars. Okay, go. Kung paano niya pinull off ni Maggie yung surprise na yun. Wow. Sino nakaisip nun? Wow. Iba na. Paano mo kinuan yun? Ako, tita. Okay. Nag-iisip lang ako one day kasi parang na-overwhelm na ako sa lahat. Kasi school, tapos mag-isa pa ako, lahat ginagawa ko. So, parang medyo napagod lang ako. Then, bigla akong naisip na umuwi. Bigla akong na-miss bigla yung Pilipinas, lahat ng tao. And, so nakaupo lang ako doon sa apartment ko, tumitingin ng mga ticket, pauwi. Tapos, I didn't think na magbubook ako. Tapos, sabi ko, bahala na. Then I booked, then the next day, lumipad na ako. Grabe. Ikaw mag-isa nag-decide? Ako talaga ta. As in, wala akong sinabihan. Wala sa bahay. Nobody knew. Nobody in the Philippines knew na uuwi ako. Parang yung timing, super sakto din ta. Kasi pagod siya. Galing work, galing maraming taon, everything. Tapos uuwi siya, tapos bigla niya akong makikita doon. Kaya yung iyak niya doon talagang grabe. Yung hagod yung iyak niya doon. Uh-huh.